Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Hindi kita bibigyan ng chance na magurgur mo ako, tang ina ka. Mga palangga, gumagapang ang lahat ng mga buwaka ng ina para patahimikin ako, para gurgurin ako. Pero hindi natin papayagan magurgur ako ng hayop na to. Ang style mo, hand style nyo dyan, very bulok. Sabi ko sa Elisa, putang ina, hindi uubra ang kaputahan mo dito sa Amerika. Gusto mo harasin ako? Ay putang ina, sabi ko sa iyo, gagadgarin kita parang gadgaran. Hindi ka makakaligtas. Putang ina ka. Kahit bayaran mo lahat, padyudyutokin ko lahat ng kababuyan mo. Gusto mo ng atensyon? O pag-usapan natin. Ikaw nga, gusto mo ng international attention? Ibibigay namin sa'yo. Kakadgarin ka namin. Kakaladgarin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo. Kaya nga, inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Dapat kumilos na po tayo. Umpisahan na ng mga may kakayanan at susunod ang mga taong bayan. Dapat yan, madam, patalsikin na si Kuting para wala na tayong magiging problema kasi hanggat nandiyan si Lisa Smugs, magiging magulo ang Pilipinas kasi siya ang nagpapagulo ng Pilipinas kasama si Tambaluslos. Dapat malaman ng buong mundo ang kawalang-hiyang pinagagawa ni Medusa. Sabi ko sa Lisa, putang ina, hindi uubra ang kaputahan mo dito sa Amerika. Okay, may nakarating sa akin, hindi lang natin pwedeng ma-share ngayon, mga palangga. Ha? Alam niyo naman gumagapang yung hayop na yan. Gumagapang ka, gusto mo i-undermine, ha? Gusto mo i-undermine ang batas ng Amerika? Akala mo makakagapang ang buwaka ng ina ka? Makakalusot ka? Yung style mo, very third world country, very pulboronic. Gusto mo harasin ako? Ay putang ina, sabi ko sa'yo, gagadgarin kita parang gadgaran. Hindi ka makakaligtas. Putang ina ka. Kahit bayaran mo lahat. Bayaran mo lahat ng pwede mong bayaran. Pero hindi mo kayang bayaran ang mga taong matitino at hindi sabog, pulboronic katulad mo. Soon, you will know. Kaya lang may mga bagay na hindi pa pwedeng i-expose right now. You know what I mean. Yung mga matatalinong magagaling na mga palangga ko, maintindihan ninyo. Kahapon, may na-receive tayo na gusto niyang panghimasukan ang o lapastanganin ang batas ng Amerika. I will F-U-C-K, your evilness. We will, akala mo uubra kang putang ina nga. Akala mo makakaligtas ka dito? Utusan mo na lahat ng mga ahas na pwedeng gumapang. Gagapangin mo ako dito? Ha? Padyudyutokin ko lahat ng kababuyan mo. Gusto mo ng atensyon? O pag-usapan natin. Ikaw nga, gusto mo ng international attention? Ibibigay namin sa'yo. Well, international lang nga. Ibibigay namin ang gusto mo, Lisa. Ang kaputahan, kadyutahan, kabulukan mo. Ibibigay ko sa'yo. Underestimate mo ako? Dahil hawak mo ang pera ng bayan? Hawak mo ang trilyong budget? Ay putang ina ka. Buwaka ng ina ka. Kakadgarin ka namin. Kakaladgarin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo. Kaya nga, inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Do you think hindi maniniwala? Pagdating, well, hindi kita bibigyan ng chance na magurgur mo ako, tang ina ka. Mga palangga, gumagapang ang lahat ng mga buwaka ng ina para patahimikin ako, para gurgurin ako. Pero hindi natin papayagan magurgur ako ng hayop na to. Ang style mo, hand style nyo dyan, very bulok. Third world. Kaya hanggang ganito pa rin ang Pilipinas dahil sa mga kadyutahan ng mga baka ng inang ito. Gusto mo speed up ang mga bagay-bagay sa paggurgur? Putangay na. Sige. Hinahamon kita. Gamitin mo lahat. At maging international news tayo para pick upin tayo ng buong mundo ng isang ahas na si Lisa Marcos ay isang mastermind sa pagpapategi sa mga vloggers like me. Ngayon,
Balik tayo dito sa kadyutahan ninyo. Balik tayo dito sa pag-a-appoint mo sa mga kasabwat mong hinayupa ka. Hindi kayo makasagot-sagot sa akusasyon ni Glenn Chong sa inyo na mismong naka-witness, nakarinig at part ng campaign at nakita niyang kababuyan ninyo. Pero ang putang inang kuting ng Norte. Ha? Patawa-tawa ka pa para gipitin si Kibuloy. Diba? Ikaw kayo ang nasa likod ng ginagawa niyo hindi lang kay Pastor, kundi sa lahat ng mga Pilipinong kritisismo o kritiko. Putang ina niyo. Ni-report, sabi ko sa inyo, nilagay ko siya sa diary. Ni-report ko sila lahat sa FBI. Dahil si Robles, okay, ayon sa ating source na nagrepresenta para gurgurin ako. Kaya minarka ko silang lahat. Akala nyo, kayo puro panakot, kayo hindi ko tinatakot. Hindi ko kayo tinatakot. Dahil yan ang totoo nyong kulay. Kaya ang haba ng diary ko, mga palangga. Lahat ng mga persons of interest, isinulat ko ang mga putang inang ito. Kasi sino ba pinag-uusapan natin dito? Lahat ng anomalya nila. Bakit ako gugurgurin ang mga to? Ha? Bakit kung itong hayop na Lisa na to, kung nagsisinungaling kami, ako si Glenn Chong, tungkol sa akusasyon sa kanya, sa pakikipagsabwatan niya sa Smart Magic, ay ang yabang ng buwaka ng inang ito eh. The most powerful butod o ahas sa lipunan, bakit hindi niya kasuhan dun sa subject o sa issue, sa kaso na ibinabato sa kanya. Kung matapang ang putang inang ito. Kaso under the table, backdoor ang kanyang galawan. Gagamit siya ng mga proxying tao to harass me para atakihin ako. At sinasabi ko sa Elisa, kakalad ka rin kita. Kung sabi na ito na ganyan, laparuhon ka. Figure of speech. Okay? Ikaw, kakalad ka rin kita. Kahit sa ang korte gusto mo. Fair and honest fight. Hindi yung kadyutahan mo na gumagamit ka ng pera ng bayan, gumagamit ka ng mga bayaran mong alipores. Buha ka ng inang to. Mamaliitin tayo. Sabi ng friend ko, your fight is my fight. Sabi ko, this fight for the Filipino people. Yung laban na ito, sabi ko ng ganun, hindi ko to laban lang. Bakit ba ako nasalita? Kung tumahimik lang ako, di sana, di ba? Walang maggugurgur ng ulo ko. Pero sabi ko doon sa kaibigan ko, sabi ko, thank you, sabi ko na ganun, sa pagtulong, pagsuporta sa akin. But sabi ko, ang laban na to, hindi ko na to laban. Ito ay laban ng Pilipino versus sa evil na si Kuting at si Lisa Ahas Araneta Marcos. Yan, putang inang yan, yan ang kalaban ng bayan. Kaya lahat ng pangyayaring pagigipit sa mga vloggers o dyan sa Pilipinas o sa mga taong sa gobyerno, sa men and women in uniform na tinatanggalan kayo ng trabaho, tinatanggalan kayo ng kinabukasan, pinafloat kayo, hinahagis kayo kung saan, sa bundok, hibok-hibok. At hinihiwalay kayo sa inyong mga pamilya dahil pinag-initan kayo ni Lisa Asmags, tayo ay magkakampi lahat. Ito ay laban natin versus this evil na botod at ni Kuting. Kaya sabi ko mga palangga, kung si pastor ay appointed o anointed son, pareho lang tayo. Tayo din. Tayo ay itinalaga dito na magsama-sama para labanan ang demonyong ito. Demonyo sila. Nilagpasan nila sa Satanas. Kaya hindi ko lang to laban. Kaya't patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Naawa-awa ang mamamayan pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at si BBM ng chance, pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pambabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno. Yanong ito, hoy gising, huwag matulog sa pansita. Kakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami isusunod sa aklasan? Sangusawan na kami at dahil sobrang mahal na nang gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Philippines. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima. Sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kung manatili pa yan sa pwesto, bayan gising. Tindi
panindig at paglaban ng kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na, paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila. Kilalanin niyo ang inyong mga sarili, kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko itong Marx at Duterte na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Drugs plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Ang government, yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunog lang. Nataka nga kami, bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat ang nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.